or hindi at pinalaki sa isang simbahan na patuloy na nagtuturo na hindi completely katanggap-tanggap ang pagiging LGBTQIA. Halimbawa, tinuturo pa rin na hindi katanggap-tanggap ang same-sex relationships at patuloy na tinuturo na hindi acceptable ang LGBTQIA lifestyles. Subalit maraming miyembro ng LGBTQIA community ang naghahanap ng mga simbahan na kung saan ay tinatanggap kung ano sila and yet in-honor din ang kanilang paghahanap ng relasyon sa Panginoon. Kung kaya't napadpad tayo dito sa Dasmariñas, Cavite upang bisitahin ang Inclusive Church of the Philippines, isang LGBTQIA-affirming at LGBTQIA-accepting na simbahan. Kailangan ng mga LGBT-affirming na simbahan kasi halos majority ng mga simbahan ay puro mga anti-LGBT. At ang mga tinuturo nila ay mga doktrinang pang anti-LGBT talaga. Ang pagkakalikha sa atin ng Diyos, yung pagmamahal niya, binigay niya sa ating lahat yun. At walang pinipili doon. Lahat ay patas at pantay sa mata ng Diyos. Sinichismis kami dito ng mga kulto. Tapos minsan pagka nag-worship service kami, binabato kami dito, kaya nilalaki namin yan. Tapos dati may mga anti-LGBT ng mga simbahan, nagwelga pa dito sa harapan ng simbahan namin habang meron kaming seminar. So yan yung mga challenges na kinakaharap namin dito. Kailangan namin i-address. Basa po ninyo ang buong Biblia, marami pong mga LGBT love stories sa Biblia na hindi natin masyadong minabasa at yun dapat ang ating basahin upang makita natin ang pag-ibig na ating Panginoong sa Kristo ay para sa lahat. Kayo po ay nalilito, pumunta po kayo dito sa amin, makipagkwentuhan at magpalitan tayo ng puro-puro. Baka malay nyo, may mga pulot kayo sa amin hindi nyo nalalaman sa iba. So, palain kayo nito. Kung may tinuturo ang masimbahan tulad ng Inclusive Church of the Philippines, ito yung openness. Openness in experiences, openness in ideas, openness to people who are different from us. Kaya patuloy yung pag-anyaya to keep an open mind. At bahagi nito yung openness sa mga simbahan tulad ng Inclusive Church of the Philippines dito sa Dasmariñas, Cavite. Ito si Michael Delitan para sa Outrage Magazine.